Ako nanginus na naman. Malungkot sa tahan. Umiram ako ng pinipat katawanan. Upang sa inyo ay paulaw. Upang lubos niyong maunawaan ang aking tunay na sasa. Ang aking turuan pa rin. Nasunod na ang panahon ay hindi ninyo tunay na natutunan. Dahil kung tunay ninyong natutunan ang aking salita, hindi napakagulo ng mundo ng daigdig na ito. Kaya ako'y pumunta mula sa pagpunta dito sa salita. Ako'y espiritu, walang laman, walang buto. Humihiram ng tinig at adawon naman. Sa isang tao, sa isang babae, na aking pinili at hinila upang maging kasagtapan sa lugar na ito. Napakapalad na lugar na ito. Ito'y pinagpala ng Diyos. Ngunit hindi nyo nalalaman. Kaya't kayong mga tao, makinig kayo sa huling panahon ito. Ang bibig ng babae na aking ginaganda ay isang trompeta. Pakakakak sa huling panahon ito. Ang aking salita ay aalinlanglaw sa buong sanlibutan. Kaya't panahon na ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Panahon na mga anak, tatawagin ko kayong tunay na mga anak ng Diyos. Kung kayo ay susunod sa aking mga utos at tatawagin ninyo akong Ama, Amang Istopus, kalinis-linisan sa huling panahon ito na hindi ninyo naunawa at natutunan ang tunay na turo at aral mula sa aking pagka-Diyos. Ang inyong mga kinamulatan ay mga minanang turo lamang. Namuhay kayo sa kasinungalingan. Tulad kayo sa isang patay nang kayo ay aking dinatnan. Ako'y pulba, Pebrilo 1, 1966, upang kayo ay aking turuan. Tulungang maunawaan ang aking salita, tunay na pagsunod sa aking pagka-Diyos. Kaya't panahon na upang kayo ay sumunod sa akin. Ako'y hukom na dumating sa huling panahon ito. Hahatol sa namabubuhay at namamatay na tao. Yan ang aking salita. Ako'y magpapakilala sa inyong mga tao na ngayon nyo lamang narinig, nasaksihan, napakinggan ang aking salita. Ngunit ako'y espiritu, walang laman, walang buto, humihiram ng tinig at katawang laman sa isang kasangkapan na aking pinili at hiniram na ginagamit ko sa inyong harapan. Kaya't limihin niyo ang aking salita na way tumimo sa inyong puso at isip upang inyong lubos na maunawaan ang tunay na pagsunod sa aking pagkaligtas. Naunawaan niyo ito. Ako'y magpapakilala sa ngayon lamang nakarating. Narinig. Nasaksihan. Ngunit ang Ama, nag-aalinlangan pa rin. Ngunit walang pwede dito ang magawa-gawa. Mananagot sa aking pagka-Diyos. Ang nais ko ay katotohanan.
Hindi mga kasinungalingan. Yan ang aking salita. At miniwikasin sa oras at araw nito. Kaya't makinig kayo. Unawain ninyong mabuti. Dahil ako'y nandito. Hindi lamang ito isang tahanan. Ito'y aking itinatag na santuwaryo. Hamak na santuwaryo. Ngunit kalugod-lugod sa aking pagka-Diyos. Ngunit ang iba, nakarinig, nasaksihan. May ginawa ako sa aking kasangkapan. Siya man ay hindi makapaniwala. Ngunit totoo, ginamit ko siya. Dahil ang sabi niya sa kanyang sarili, Amang Iskopus, mabago pa po akong nag-aaral. Hindi ko pa po kaya ano po ang sasabihin ko sa tao. Nagsisika pa po ako. Ngunit nakita ko sa kanyang puso at puso. Totoo siya sa akin. Nagsisika siya makasunod sa aking kalooban. Kaya siya yakin itinayo ko. At ngayon ay nasa panulo. Kinausap ko siya sa isip. Ngunit di pa rin siya makapaniwala. Ang akala niya, hindi katotohanan. Dahil nga mahina siya. Ngunit sabi ko sa kanya, Anak, magugulat ang mga kapatid mo. Darating ang tatlong oras at araw. Titindig ka. Ako ang magsasalita. Ngunit ang bibig ko ay gagamitin ko bilang pagkakataon. Sa lugar na ito, sa uling panahon ito, ikaw ay isang makakatulong ng aking mga pinili at inirang upang itaguyod ang ministeryo at ilaw. Kaya siya'y nasa inyong harapan. Ngunit sa biglaan ko lamang siya ginaganyan. Lalo tigit kapag may harapin siyang may karamdaman. Dahil sinabi niya sa akin, hindi niya kaya kung wala ako sa kanya. Ngunit tingnan ninyo ang babae. Ako'y sumasa sa kanya. Siya'y sumasa sa akin. Ngunit ang iba, nagkaalin lang ang parit. Pakala nila nagkagawa-gawaan ng babae upang makahikaya ng maraming tao. Ngunit hindi. Totoo ang aking salita. Ang aking salita ay tubig ng buwan. Ang salita ng Diyos ang aking tinutukoy. Kung kayo ay pasasakop sa akin, di na kayo muling mauuhaw pa. Di na kayo muling gugutom pa. Kaya't pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. Ngunit, maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Kaya pakaingat kayo, mga tao. Ako'y nagbababala. Ang pagpapatawad ng Diyos ay may hangganan. Kaya habang bukas pa ang pinto ng kapatawaran, pumasok kayo sa makipot na pintuan upang kayo ay aking turuan. Linisin, bihisan, paputiin, alin ang papuputiin ang puso ng isang tao upang maging malinis ang kanyang kaloob-looban. Loob at labas, kailangan malinis. Yan ang aking salita. Nanaway inyong maunawaan at matutunan sa huling panahon ito
Dahil huli na. Wakas na. Wala nang darating pa. Ako'y magpapakilala sa inyong mga tao na ngayon lamang narinig at nasaksihan ang aking tingin. Sa pasimula, ako'y nagpapakilala ang Jehova sa ngalan ng Ama, panahon ni Moises, sa ngalan ng Anak, Jesus, ginamit si Bering Maria. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay nagdalang tao upang isilang ang hari ng mga Hudyo. Kaya siya ay nagkatawang tao sa ngalan ng Anak. Sa gitna ng mga Hudyo, naganap na sa ngalan ng Ama Jehovah, sa ngalan ng Anak Jesus, naganap na, sarado na. Sa ngalan ng Espiritu Santo, katuparan at kaganapan. Kayo, ang mga tao, sa huling panahon ito, kaya't bawat panahon, ako ay may ginaganap at gaganapin pa. Kaya't naway tumimo sa inyong puso at isip ang aking salita. Naway inyong maunawaan ang tunay na turo at aral dahil kayo ay namulat sa maling katuruan. Turo lamang ng tao, hindi tunay na turo ng Diyos. At ngayon pa, sa aking pangatlong kapangyarihan, kapag kayo ay hindi nakapasok at hindi nakakiyak, papaano kayong mga tao? Papaano kayo? Kahabag-habag na mga tao ang sa akin ay di pasasakot. Di ako nananakot. Ito ay isang aral ng isang ama sa langit. Hindi ang babae ang nagsasalita. Ginagamit ko lamang ang kanyang bibig bilang pakaka sa huling panahong ito. Kaya't napakapalad ng mga tao na nandirito sa oras at araw na ito, ipinagdiriwang ang karawan ng pamangkin ng ginagamit kong kasangkapan. Naway maunawaan mo, hindi mahalaga ang pagkainaga ng katawang laman. Napakahalaga, una, pagkain ng inyong kaluluwa. Kung kayo ay tunay na nakauunawa, di magugutom ang inyong katawang laman. Sa aking salita, busog na busog na kayo. Ngunit ang tao, ang ilan, naiinip. Ang iniisip lagi ay ang mga pita ng laman. Ngunit panahon na, mga anak. Panahon na. Ngayon na. Ako'y espiritu na nagtuturo sa inyo, hindi ang tao. Ang espiritu ng katotohanan na magpapalaya sa inyo inyong mga kasalanan. Dahil nga lahat kayo ay makasalanan ng aking dinatnan dito sa sangkalupaan. Kaya't naway tumimo sa inyong puso at isip ang aking salita. Naway inyong maunawaan na ito na ang panahon ng inyong pagsunod sa aking pagkadiyos. Naunawaan ninyo ito. Sumamba kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Sumamba na kayo. Kayo ang aking mga hinahanap na tunay na sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya't makinig kayo. Mga tao,
Sumunod na kayo. Panahon na. Huli na. Ako ang una at ang huli, ang simula at ang wakas, ang alpha at ang omega, na inyong nababasa sa banal na kasulatan na aking iniwan. Kaya't kung kayo ay susunod sa akin, tutuparin niyo ang aking mga utos. Kung iniibig ninyo ako, kaya't panahon na, mga anak, pumasok na kayo. Ako'y nananawagan sa oras at araw na ito. Ngunit malaya pa rin ang tao kung sino ang kanilang susundin. Ngunit akong Diyos ang sa inyo ay nagpapaunawa upang inyong lubos na maunawaan. Dahil iniwan ko ito sa banal na kasulatan. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Dito na yun, mga anak. Panahon na. Kaya't ako'y bumaba upang sa inyo ay magpaunawa. Upang inyong matutunan ang tunay na turo at paraan na mula sa aking pagka-Diyos. Kaya't kung sino ang pasasakop sa akin, napakapalad na mga tao, di ko pababayaan, kayo'y aking iingatan sa huling panahon ito. Ngunit, pakaingatan niyo rin naman ang inyong katawang laman habang malalakas pa. Habang kayo ay mga bata pa, sumunod na kayo. At sa inyong pagsunod, unahin ninyo, tawagin ninyo ang aking bagong pangalan, Iskopkus Kalinis-Linisan, 3-7. Dagli ako'y darating. At kailangan din naman, hindi lamang pagtawag sa aking bagong pangalan, kailangan ay may pagsunod, may kalakip na gawa. Dahil sinasabi ko rin sa isang bahagi ng kasulatan, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa amang nasa langit. Ako na yon, mga anak. Ako ang inyong ama. Ama sa pasimula hanggang kawakasan. Iskopkus Kalinis-Linisan. Ito ang aking lihim na pangalan. Huwag ninyong kaiinipan. Napakapalad ninyo. Napakapalad ninyong mga tao na nandirito. Ako'y nahahabag sa mga tao. Nahahabag ako sa mga tao. O paano ang mga hindi pa nakapapasok sa aking pangatlong kapangyarihan? Mga papahamak sila. Ngunit kung kayo ay papasok sa makipot na pintuan, napakapalad mo. Ngunit hirap, sakit at pagtitiis ang puhunan. Dahil yan ang aking binata. Nung ako ay nagkatawang tao sa gitna ng mga Hudyo, hirap, sakit at pagtitiis ang puhunan.
Ngunit ano ang inyong mga kinamulatan? May kabayaran. Huwag kayong masasaktan. Aral ito ng isang ama. Ang inyong amang nasa langit, hindi ang tao ang nagsasalita. Ginagamit ko lamang ang kanyang bibig bilang pakakak upang inyong lubos na maunawaan ang aking salita, ang salita ng Diyos na sa inyo ay bubuhay sa huling panahong ito. Kaya't bubuhayin ko kayo kung kayo ay tutupad at susunod sa aking mga utos. At sa magtatagumpay, ibibigay ko ang gantimpala. Ano ang gantimpala ng Diyos? Buhay na walang hanggan, mga anak. Napakapalad ng magtatagumpay. Buhay na walang hanggan, ngunit hindi magmamana ang binuo ng dugo at laman. Alin ang magmamana? Ang inyong kaluluwa. O paano magmamana ang kaluluwa kung hindi kayo nakasusunod sa akin? Kaya't panangina, sumunod na kayo sa aking mga utos upang kayo ay magtagumpay, upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, katawang panlangit na di na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Iyan ang aking ibibigay. O paano kapag humina na ang inyong katawang laman mula sa alabo, babalik sa alabo? Papaano ang inyong espiritu? Saan pupunta kung hindi kayo nakasunod ng mga tao? Ako lamang Diyos ang nakakalam. Ngunit kailangan ng pagsunod ng tao. Ipakikita ko sa di sumunod ang sumunod ng mga tao. Ipakikita ko rin sa mga sumunod ang di sumunod. Kaya ako'y nananawagan na sa inyo. Napakapalad ng lugar na ito. Ako'y nandirito sa oras at araw na ito. Ako'y pumili sa inyong mga tao upang inyong maunawaan ang tunay na turo at aral na mula sa aking pagkaliwas. Humiram ako ng tinig at katawang laman upang sa inyo ay magpaunawa ng lubusan. Dahil panahon na upang kayo ay aking turuan, bihisan, baguhin sa huling panahon ito. Kailangan unahin ninyo ang Diyos bago ang lahat ng bagay dito sa lupa, upang kayo ay hindi mapahamak. Kung daladala ninyo ang aking salita mula sa aking pagka-Diyos, di kayo mapapahamak. Ngunit kailangan din naman ng talino. Hindi basta tinanggap ang aking salita. Kailangan mayroon kayong talino at kayo ay aking pinagkaluban. Ang mga tumanggap sa aking bagong pangalan ay binigyan ko ng pagkaunawa upang inyong lubos na maunawaan ang aking salita. Salita ng Diyos na bubuhay sa bawat isang tao na sa akin ay napasasako. Naunawaan ninyo ito? Kaya't nawa ang lahat ng nakaririnig at nandirito sa tahanan ito, naway tumimo sa inyong puso at isip ang aking turo at tunay na aral mula sa aking pagka-Diyos. Yan ang aking salita.
kailangan matutunan ninyo ang tunay na pagsunod sa aking pagkaligtas. Upang kung sakali man, mahawakan ninyo ang mga material na bagay, di kayo mapahamak. Ngunit papaano kung kayo ay nangahawak sa mga material na bagay? Kapahamakan ang dala. Dahil lagi ang nasa isip ng tao, material na bagay. Material na bagay. Natawag din kayo sa atin. Ngunit mas pinapahalagahan ng tao ay ang material na mga nabubulok, mga tinatang, mga pinapalawang dito sa lupa. Kaya't naway mahinungan ninyo na kung Diyos ang inyong hunahin, hindi ang lahat ng bagay dito sa lupa na nabubulok at tinatang. Kailangan maging po kayo ng kayamanan mula sa lahat. Upang kayo ay hindi magkasala kapag inunan ninyo ang kayamanang hanggang napakapalad ninyo. Ngunit, laging gagamitin ang talino mula sa aking pagkadiyos upang kayo pa rin ay hindi mapahama. Naunawaan ninyo ito. Kaya't sumunod ang nais sumunod. Manampalataya ang nais manampalataya. Maniwala ang nais maniwala. Ngunit malaya pa rin ang tanda. Iisa ang pananampalataya. Iisa ang Diyos. Ngunit unawain ninyo ang tunay na turo at aral mula sa aking pagka-Diyos upang kayo ay hindi malinlang at hindi mapahama dahil laganap na sa sandibutang ito. Laganap na ang kasamaan. Kaya't pakaingingan kayo. Gamitin ninyo ang inyong talino. Talinong panlangit, hindi talinong panlangit. Upang di kayo mapahama. Kapag ginamit ninyo ang aking salita, di kayo maaano. Yan ang aking inibig sa oras at araw na ito. Kayo ngayon ang gagawin ng Kristo. Dahil hindi kayo kasama sa tinubos ng sanlibutan. Nang nagdaang panahon. Ngayon din, pa kayo tutubos ng inyong mga kasalanan.